So meron kayong mga kababaihan na sa baba, mas marami sila. Ngayon, mas marami sila, mga 50-60. Assalamu alaikum wa barakatuh. Mga sister, do you hear me? Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. So, konti na lang po yung oras na natitira para sa atin, para ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral, inshallah. But anyway, okay, since na galing tayo sa bakasyon, tingnan natin kung nag-aaral talaga kayo. Kung nag-review ba talaga kayo. Okay. Nagpakasyon din yung mga utak ninyo. Subhanallah. Okay. So, of course, hindi na natin paulit-ulitin pa yung tungkol sa lecture sa Ramadan kasi I think natakil na ito ni Sheikh Abdurrahman, right? Ang subject na itinatakil nila sa inyo ay walang iba kundi ang mga kaalaman regarding sa tinatawag na Ramadan or pag-aayuno. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ipagpapatuloy na lang natin yung ating subject. Malinaw? Kung saan surat al-Mujadala. Okay. So bilang review, pwede sumagot yung mga sister, walang problema. Bilang review, kunin yung mga kudigudin. Kailan nyo ah. So bilang review, sino ang actor, main actors, ika nga, ng Suratul Mujadila? Sino yung ano doon? Sino yung nagreklamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Babae, kaulang. O babae nga. Alam nga namang ano. Sino pangalan ng babae? O si Khawla bint Alaba. Sino ang kanyang nareklamo? Asawa. O sino ang asawa niya? Si Aus bin Samit. Ano ang nareklamo? Vihar. Anong ibig sabihin ng vihar? Okay, ang pagkasabi ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae na ikaw ay katulad ng aking sa likod ng aking ina. Ikaw ay katulad ng likod ng aking ina. Nang ibig sabihin sa kanila yon ay divorce or talak, which is indirect. Okay? Ang kanilang layunin sa pagbanggit noon ay tinatawag na talak, divorce. Malinaw? Okay, meron akong kwento, meron akong katanungan regarding sa ano. Alam, naalala niyo yung ayah, siguro natake yung Sheikh Abdurrahman. Sinabi ng Allah, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswad minal fajr." Na sinabi ng Allah, "Kumain kayo at uminom kayo hanggang sa maging maliwanag sa inyo ang puting sinulid mula sa itim na sinulid mula sa fajr." Literally, yung khaytul abyad at sa khaytul aswad, yun ay white at saka black thread. Sinulid ba na itim at saka puti? Ninaw, pero ang tinutukoy dito, yung puting sinulid ay tumutukoy sa bukang liwayway, liwanag na humihiwalay sa kadiliman mula sa tinatawag na fajr. Ang tanong, may mga sahaba na naintindihan literally. May sahaba na naintindihan ito literally. Kaya ang ginawa niya, kumuha talaga siya ng tali. Na yung tali na ito ay ginagamit nila sa pantali sa liig ng kamilyo. Puti at saka itim. So ang ginawa niya, nilagay niya sa ilalim ng unan. Tapos naghintay siya, kain siya ng kain, yun ang inom, hanggang sa maging maliwanag sa kanya, yung tinatawag na sabihin natin, puti mula doon sa itim sa ilalim ng unan. Kain. Kain siya ng kain. Saka pa lang niya pinutol yung pagkain sa kapag-inom nung biglang lumitaw yung puting tali. Okay, ang tanong, sinong sahaba na yun? Ha? Sinong sahaba? Wala kayong chocolate. Okay. Sinong sahaba yun? Kaya nga dahil dito, kinabukasan, nalaman ito na Propeta Muhammad sallam. Ya Rasulullah, itong ginawa ko, sabi ni Propeta sa kanya, sabi niya, inna wisada ka idhan la aryum. Kung ganun, napakalawak pala at napakalaki ng iyong unan. Na kayang pagkasyahin yung liwanag ng kadiliman. Yung liwanag mula sa katataw na kadiliman.
Okay, ang tinutukoy dito ay pina-explain niya na ito ay liwanag ng bukang liwayway at yung tinatawag na Khaytul Aswad, yung itim na sinulid ay tumutukoy sa dilim ng gabi. Okay, sinong sahaba? So, okay. Ang sahaba na ito, hindi natin papatagalin. Kawawa naman kayo. Wala na tayong oras. Ang sahaba na ito ay si Adi bin Hatim. Yeah. Adi or Adi bin Hatim. Oh, yan ang pangalan ng sahaba na yun. Okay, si Adi bin Hatim radiyallahu anhu. Okay mga kapatid. So, back to business tayo. Let's talk about the ayah. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banggitin ang ayah sa Mujadila, first ayah. Tafaddal. Aywa. Kuya. Qad sami'a Allahu qawla allati. Aywa, ikra ya bunayya. Ikra. Aywa, basahin mo. Ikra alayna. Okay. Suratul Mujadila. Unang ayah. Nakailang buwan tayo, isang ayah pa lang nakuha natin. Sa lawak ng kaalaman, kumbaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala allati tujadiluka fi zawjiha watastaqi illa ila Allah. Wallahu yasma'una taharukuma. Okay. So, ang ibig sabihin nun, i-shortcut natin ang tinatawag na kahulugan, kad sami Allahu qawla allati. Tunay na naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sabi o ang hinanaing. No? Ang hinanaing ng isang babae na walang iba kundi si Khawla bin Tha'laba. Qawla allati tujadiluka na nakipag-discussion sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanyang tinatawag na asawa. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay batid niya at alam niya yaong mga ginagawa ninyo, ibig sabihin yung pakikipag-usap ninyo ng pasikreto. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tiyak na nakakaalam sa lahat ng bagay. Now, lahat ng kahulugan, lahat ng maaring malaman at maaring ilabas sa mga kaalaman at benefits ng ayah na ito, first ayah pa lang tayo ay na-discuss na natin, of course, sa mga old students, kasana yung mga iba. Okay? Nangawala lang ako ng ilang siglo. Nangawala lang ako ng ilang buwan. Subhanallah, nangawala na lahat. Masya Allah, tabarakallah. Okay, nagbakasyon din sila, no? Now, isa sa mga dapat na matutunan natin dito, since na ang isa sa mga subject sa loob ng ayah na ito ay ang pagdaing. Let's talk about the pagdaing. Pag-usapan natin yung tinatawag na pagreklamo. Okay? Pag-usapan natin mga kapatid. Kasi yung tao talaga ay mahilig magreklamo, right? Diba? Kunting sakit lamang, sumakit lamang yung kanyang ingrown, ay nagreklamo na sa buhay. Diba? Sumakit lamang yung kanyang tinatawag na ano, sabihin natin, no? May mga kurikong, wala na. Diba? Halos para bagang pasan niya yung daigdig. Ganon yung tao. Diba? Subhanallah. So pag-usapan natin yung mga dapat malaman at ano yung mga hindi dapat patungkol sa tinatawag na pagdaing. Okay. Ang dumaing sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay isang uri ng gawaing pagsamba. Tandaan na, dalawang klase yan para maintindihan ninyo at hindi kayo malito. Pagdaing sa Allah, o dadaing ka sa Allah, o magre-reklamo ka tungkol sa Allah. Dalawa yan. Yung isa positive, yung isa negative. Okay? Yung dadaing ka sa Allah, pagsamba yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Because of that ayah, dahil sa ayah na ito. Watashtaki ilallah. Siya ay dumadaing sa Allah, nagreklamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pero yung pangalawa na nagreklamo ka at dadaing ka patungkol sa Allah, yun yung hindi pagtanggap sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maninaw? So yung isa positive, yung isa is negative. Subalit yung isa na positive, yung ikaw ay, you're complaining to Allah subhanahu wa ta'ala, you are worshiping Allah subhanahu wa ta'ala at the same time. Okay? So, isang gawaing uri ng tinatawag na pagsamba na ipinakita ni Khawla bin Tha'laba. So, ang mga reklamo at daing ay dapat lamang talaga ituon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo yan. Ang problema sa atin, bago pa natin ituon ang problema natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, itunoon mo natin sa social media, right?
Ngayon, nowadays, nabubuhay tayo sa social media. Kaya lahat ng mga sumbong natin, lahat ng mga reklamo natin, lahat ng mga hinanakit sa loob na at sa loobin natin, kinakailangan nakapost sa social media. Pinagpipistahan sa social media. Di ba? Tandaan po natin, ang tao sa social media, minsan, dalawang mukha. Okay? Mabuti sa iyo ang iba naman, okay? Tinitira ka pa talikod. Di ba? Ba't ka tantawa kapatid? Ikaw ba yung pinagdaanan? I mean, biktima ka rin ba ng tinatawag na sabihin natin mapang-aping mga panguhusga sa social media? Di ba? Sumana kasi hindi ka na mag-isap maging ako. Lahat siguro tayo, lalo pat yung mga medyo exposed masyado sa social media. You know? Medyo sabihin natin trendy, kumbaga. Maraming views pero walang like. Maraming views pero walang like. Ang iba nga eh, ang tinitinlaman sa iyo yung mga pagkakamali mo at yung mga maari kang silipan ng butas. Di ba? At doon ka nila titirahin. So tandaan natin, sa halip na matulungan tayo sa mga problema natin, lalo tayong i-down at i-break yung mga puso natin. You know? Kaya minsan pag-isipan natin na bago tayo mag-post tungkol sa mga problema natin at hinanaing sa buhay natin, isipin natin kung ito ba'y nakakatulong. Di ba? Kung ito ba'y nagbibigay sa atin ang sabihin natin ng kumpiyansa at the same time ay kapakinabangan. Now, alhamdulillah, as a Muslim, tinuruan tayo ng Islam na bago mo ireklamo ang iyong problema sa lahat, sa kapwa mo nilikha, ay kinakailangan mo nang idaing mo ito at ireklamo mo sa Allah, subhanahu wa ta'ala. At yan talaga yung dapat. Dapat nakatuon ito the first place sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay bahagi ng pagiging tunay na alipin ng Allah. Doon natin ipinapakita na tunay na alipin tayo ng Allah. Now ngayon, kapag ang ginagawa natin ay inuuna natin sa social media, ibig sabihin, ikaw ay alipin ng social media. Di ba? Anipin ka ng social media, hindi ka alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pinapatunayan, siyempre walang duda, yung kilos natin, ito ay isang tinatawag na ano ba? Manifestation. Okay, na kung ano ang meron sa loob natin. You know? Na kung kaya, kapag ito ay first itinutuon natin sa Allah, ay ito ay bahagi ng tunay ng pagpapakina na tayo alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at pagpapahayag ng pangailangan ng isang tao sa Panginoon, tunay na yun ay bagay na itinuro sa atin ng Sharia. Okay, itinuro sa atin ang tanatang na Sharia. Ito ay bahagi ng pag-asa at walang dula at pag-aasam-asam sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at pagiging ganap na malaya mula sa pag-asa sa mga tao. Walang duda. Kasi bakit? Even the presidents, between the presidents, sila ay nangangailangan sa isa't isa. Halimbawa, ang Pilipinas nangangailangan ng tulong ng Amerika o kay ng Russia. Di ba? Halimbawa, yung sabihin natin, yung Singapore ay kailangan ng tulong ng China pag nagkataon. Nangangailangan mga bagay. Even the presidents, even the, sabihin natin, powerful men sa mundong ito, ay hindi nila taglay ang lubusan na kakayahan. Diba? Meron silang tinatawag na pangangailangan. Diba? Kahit may-ari sila ng buong tinatawag na kalahati ng mundo, ay hindi nila maiiwasan na meron silang tinatawag na pangangailangan. You know? Na merong higit na makapangyarihan sa kanila, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, kapag tayo ay tayo, halap niya. Okay. Na kung kaya kapag tayo ay nagpapakita no ng pagreklamo at sabihin natin pagdating sa Allah subhanahu wa ta'ala mga ano natin, so ito ay isang pag-asa ba? No, itong pag-asa at pag-aasam-asam sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nangyari yan, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa pag-aasam-asam at pag-asa, paghingi ng pag-asa sa kapwa mo. Right? Kasi halimbawa, ikaw ay inaasahan mo lang si pulano. What if kapag nagkaroon na siya ng problema? Di ba? Alam mo kapatid, umaasa talaga ako sa'yo. Eh, problema mo, bakit umaasa sa akin? Hindi ka umaasa sa taas. Di ba? Kasi once na nagkaroon ng problema, yung inaasahan natin sa tao, masasaktan tayo. Masasaktan tayo. Tulad yan, lubos ako, umaasa ako, natatanggapin ako at papayagan ako mapuntang Qatar. Sinasabi ko lang para magkaroon tayo ng aral. Kasi sa totoo lang mga kapatid, wala,
kung niloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala sana ako ngayon sa inyong harapan, nasa Qatar sana ako. You know? Subalit kadar Allah subhanahu wa ta'ala, kadar Allah ma syafa'at, na kung kaya ay nagkakaroon tayo ng hinanakit kapag hindi dumating yung ating inaasahan mula sa ibang tao. Diba bro? Nasasaktan tayo. Diba? Kasi iba kasi over expectation tayo, over expected ba? Huh? Kaya sabi nga nila, G, too much expectation is bad. Diba? Yung over expectation ka ba sa tinatawag na sa kapwa mo, tapos sa ibang resulta pala pagkatapos noon, talagang masakit yun sa puso natin dahil tayo ay nagkakaroon ng heartbreak sa tayo. Kaya para hindi ka masaktan, kinakailangan doon mo. Doon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon mo tinatawag na idaing lahat. You know? Doon ka umasa lahat. Doon ka mag-asa kasi hindi ka niya bibiguin. Okay? Talikuran ka ng mundo, hindi ka niya tatalikuran kapag marunong kang humarap sa kanya. You know? Kaya sinabi ni Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah, sinabi, ash-shakwa innama takuno ilallahi ta'ala. Kama kala al-abdu as-salih, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Okay. Ang mga reklamo daw at hinanaing ay dapat lamang talaga ituon sa Allah. Ituon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi ng matuwid na alipin. Sinong tinutong yung alipin dito? Si Yaqub alayhi salam. Alam natin kung gaano yung nangyari kay Yaqub alayhi salam. Kung paano siya sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kung ano ang nangyari sa kanyang katawan. Diba? Ano saan nangyari sa kanyang tinatawag na sabi natin na yun, balat niya, nasira, kinain ng uod, na walang espasyo sa kanyang katawan maliban lamang sa kanyang paningin at sa kanyang dila at sa kanyang puso, sa loob. Lahat apektado ng sakit at karamdaman ng uod. Nasa tuwing nangalaglag itong mga uod na ito dahil sa pagtanggap niya sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na sana all talaga, no, katulad ni Yaqub alayhi salam, pinupulot niyang muli at binabalik muli sa kanyang balat yung mga uod na ito at sinasabi, dito kayo itinakda ng Allah. Sino kaya ang tao kayang gumawa niyan sa panahon natin ngayon, mga kapatid? O diba? Ikaw nga, subhanallah, tayo nga kapag na sumakit lang, alam mo, nagkaroon lamang ng kalintura. Sabi sa iba, kalintura sa Tagalog. Masa man sa Tagalog, kalintura? Kanang pa, ma-fever. High fever ba, no? Diba? Talagang agad, kailangan gagawa ng parang para gumagamot, at paano sa tira at papunta ng ospital, kailangan na eksperto na ano, na doktor, something like that, blablabla. Walang magsasabi na sana, bumalik sa akin yung lagnat. Dahil yung tinagda sa akin ng Allah, subhanallah, tatanggapin ko. Nowadays, meron bang Muslim na ganito? Subhanallah. Kung meron mga kapatid, mashallah, siya na talaga. No? Siya na talaga. Yung siya kagaya ni ang Abdul Saleh. Kagaya siya ni Yaqub alayhi salam. Diba? Subalit, ang... Ayub. Si Ayub alayhi salam. Diba? Okay. Maging si Yaqub, bilang ano din, meron din ano sa kanya. Oh. Meron din, ano bang ni Yaqub? Ay, Jacob. Of course, si Jacob, yung... Si Jacob yung mayroon siyang, ano rin din siya. Sabihin natin na binigyan ng pagsubok at kinas pa magitan ng kanyang anak. Si Yusuf. Yusuf. Sino ba yung tatay ni Yusuf, alayhis salam? O di si Jacob. Si Ayub, yung sinasabi natin kayo na may mga award. Pasensya na lang talaga. Maraming salamat sa mga nagsisig. Tao lamang talaga tayo. Okay. So si Ayub. Si Yaqub alayhi salam, yung kanyang test na ipinadala sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan niya ang tinatawag na separation. Long separation na kung saan ang nag-tidor sa kanya, nagkanulo sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mga anak mismo. Diba? Nagsinungaling pa. Nagdrama pa sa harapan niya. Diba? Sasabihin at iyak nang iyak sila yan. ama namin, no? Tatay namin, na tunay na kinagat, okay, dinakmal ng sabihin natin ng lobo yung ano, at nila, mga ganun ba, kinain ng lobo, tapos iyak nang iyak. Kaya mga kapatid, minsan wag tayo maniwala sa mga umiiyak. Okay? Minsan sila pa yung sinungaling. Artista yan. Yun naman yung artista. Di ba? Kaya kung meron mga best actor, ika nga sa panahon siya, yung mga anak ni Yaqub alayhi salam. Subhanallah. So yung ayat na tinutukoy natin dito, mga kapatid, ay walang iba kundi si Yaqub. Okay? Yaqub alayhi salam. Yung sinabi na kamakala Abdus Saleh,
Innama ashku, yung sinabi, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. So yan, sasabi to you, so mga kapatid, no? Na kung saan hindi ko ihahayag aking matinding kalungkutan bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naghayag ba siya ng kalungkutan sa kanyang mga kapitbahay? Naghayag ba siya ng kalungkutan sa kanyang mga kapatid? Naghayag ba siya ng kalungkutan maging sa pinakamalapit sa kan? Maging sa kanyang mga anak? Hindi. Kundi, naghayag siya ng kalungkutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, walang duda, nabukod tangin na siya lamang ang nagpapaginhawa sa anumang kahirapan at pagsubok, mga kapatid. You know? Na kung kaya, ito ay gawain ng mga propeta. Yung pagdaing at pagtuon ng mga reklamo na sa Allah subhanahu wa ta'ala ay prophetly, sabihin natin, manners, action, mga kapatid. Ito ay pamamaraan ng mga propeta. Okay? At ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Kaya sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, meron siyang napakagandang statement, basahin natin at ating isalin. Sabi niya, Amar Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi bisabri al-jamil, wassafi al-jamil, walhajri al-jamil. Fasami'tu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kaddasallahu rawha, yakulu as-sabru al-jamil huwa alladhi la shakwa fi, wala ma'ah. Wassafu al-jamil huwa alladhi la itaba ma'ah. والحجر الجميل هو الذي لا أذى معه والشقوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل والنبي إذا وعد لا يخلف ثم قال إنما أشكو بثي وهزني إلى الله وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإنما ينافي الصبر الشقوى الله لا الشقوى إلى الله kama ra ba'duhum rajulan yashku ila akhir faqatan wa darura faqala ya hadha tashku ma yarhamuka ila man la yarhamuk thumma anshada wa idha aratska baliyatun fasbir laha sabral karim fa innama bika a'lam wa idha shakauta ila ibni adam innama tashku rahima ila alladhi la yarham. So sinabi ni Ibn Qayyim, napakaganda ng kanyang statement sa kanyang aklat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos ng marapat na pagtitiis at pagtitimpi. Marapat na pagpapatawad at matapat na pag-iwas o paglayo. Narinig ko si Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na nagsabi, ang marapat na pagtitimpi ay yaong walang reklamo. Yun talaga yung sabar. Hindi yung sabar na pag dumating yung pagsubok, kung hindi lang talaga ako nakapagtimpi talaga sa'yo, matagal ka na inupakan eh. Hindi po totoong sabar yan. Okay? Fa'inna masabru inda sidmatil ula. Nakalagay sa hadith yan. Tunay na ang totoong definition ng sabar, during the first strike na dumating sa'yo, pipigilan mo ang lahat ng iyong bahagi ng katawan. Maaring mapigilan mo ang iyong kamay, maaring mapigilan mo ang iyong sipa, ang iyong tadyak, ang iyong mga kick out dyan. Diba? Maaring mapigilan mo ang iyong tinatawag na sabihin natin, ano man bahagi ng iyong katawan, pero ang dila, mahirap minsan pigilan. Diba? Mahirap minsan pigilan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya mayroong isang tinatawag na hadith na dumaan ang propesor sa isang babae na kung saan umiiyak at nagre-reklamo dahil namatayan siya. Namatayan siya. Tapos, hindi alam ng babae na lumapit sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dito sinabi sa salam, isbiri, ikaw ay magtimpi, magtimpi ka, yung ibahagi ng buhay. Sabi niya, talibasa, hindi mo ah, pinaghalam, pinagdadaanan ko ngayon. Hindi niya alam na ang kausap niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya alam at wala siyang idea kung ang pinagdadaanan niya masigit lalo ang pinagdadaanan ng unang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanya asawa lang nawala, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ilan ang nawala sa kanya? Diba? Tatay, nanay, pus yung mga mahal niya sa buhay kagaya ng kanyang tiyuhin, kanyang lolo, ang kanyang asawa, subhana, ang kanyang tinatawag na mga anak, subhanallah. Subalit ang kanyang sinasabi na innama innal qalbu yahzan wal ayna tadma. Diba? Wa inna lafiraki kaya Ibrahim al-Mahzunun, kama kala sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang puso ay nalulungkot, nalulumbay, at ng mga ito lumuluha, at hindi kami nagsasalita ng mga salita ng mga jahiliya, at ang sa pagpaunaw mo, Ibrahim, kami ay nalulungkot. So, hindi ka bawasan na ikaw ay malungkot, malumbay. Hindi, sabi na, hindi ka lalaki, kasi umiyak ka. Sabi sa'yo, laparuhunta ka. Okay? So, walang ganun. Maninaw, so hindi ka bawasan ng pagiging, sabi natin, manhood. Yung pag-iyak, sapagkat ang propesa lang ay umiyak din. Subalit, wag lang sumubra kumbaga. Na kung kaya, mga kapatid, sabi mo, after the Sallallahu Alaihi Wasallam, nung nalaman na, hindi mo ba alam na ang lumapas yung propesa lang, tapos ginaganon mo, hindi mo alam? So doon niya na-realize na mali pala yung kanyang ginawa. Di ba? After that, siya ay nagsisi,
At pagkatapos ay hinanap yung propeta Muhammad sallam, at pagkatapos dalito, ya Rasulullah, pasensya na, hindi ko talaga alam na ikaw yun. Ako ay na-overwhelmed ng lungkot at lumbay ng pagkawala ng aking mahal sa buhay. Dahil lang sinabi niya dito na fa'ina sabra in the sidmatil ula. Sabi ng totoong diwa ng tinatawag na sabar ay during the first strike of the calamity, pinipigilan mo ang iyong dila ang lahat ng iyong bahagi ng katawan na magreklamo. Okay? Kaya ito yung sinabi na Isha'a sa bintay may rahimahallah na ang marapat na pagtitimpi ay yaong walang reklamo. Walang tinatawag na hinanaing. At hindi sinasamahan ng anumang hinaing. Yan ang tunay na tinatawag na sabak. Ang marapat na pagpapatawad ay yaong walang pagsaway o pagsasalita. Okay? Pagsasalita. At ang marapat na pag-iwas ay yaong walang layuning gumawa ng masama. Okay? Na yung marapat na pagpapatawad, may mga pinatawad na kita, but deep inside ay hindi. May mga ganun, di ba? Okay, kwesta tayo, wala nang problema sa atin. Di ba? Pero may mga kondisyon, mga ganito mga bagay. Bisa deep inside, meron pang hinanaing, meron pang tinatawag na puot, at meron pang galit. You know? So hindi yan tinatawag na diwa ng pagpapatawad, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At ang marapat na pag-iwas ay yung walang layuning gumawa ng tinatawag na masama. Ibig sabihin, kapag ikaw ay gusto mong tinatawag na sabihin natin, no? Gusto mong lumayo mula sa mga bagay na magbibigay ng parusay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan huwag kang maglayon na ikaw ay babalikan mong uli yun. You know? Okay. Kaya ang pagreklamo sa Allah ay hindi nito sinasalungat ang pagtitiis at pagtitimpi. Tandaan natin kasi yung mga issue na hindi baga tinutusan tayo na huwag sabihin natin huwag dumain. Okay? I mean, ang pagdaig natin ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. So paano ma-reconcile yung sabak at magpagtitimpi? Diba? Inutusan tayo na magtimpi, at the same time, magreklamo ka sa Allah. So, paano mo i-reconcile yun? Diba? Kasi minsan yung understanding ng tao, hindi na naulubusang naunawaan yung isyo. Akala nga yung pagsasabar na hindi ka magsasalita. Okay? Wala kang gagawin. Yun ang sabar sa kanila. Magmukmuk ka na lang doon sa tinatawag na doon sa loob ng yung kwarto. Diba? Basta wala kang silence, kumbaga, yun ang pinakagrabe na sabar, kumbaga. Tapos kapag magreklamo ko, ya Allah, pagsubok na ito, iwaksin mo sa akin. O, akala ko ba sabar? Ba't ka nagreklamo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Diba? So, ang katotohanan, ang pagreklamo at pagdaing sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nito sinasalungat ang diwa ng pagtitimpi at saka pagtitiis ng sabar. Hindi na sinasalungat ito. Hindi niya kinukontra yung tinatawag na sabar. Bakit? Unang-una, sino ba tayo ikukumpara tayo sa mga propeta? Right? Si Yaqub alayhi salam ay nangako na magsagawa ng marapat na pagtitimpi. Nangako siya, si Yaqub alayhi salam. At kapag ang isang propeta ay nangako, ay hindi niya sinisira ang kanyang pangako. Right? Hindi niya sinisira ang kanyang pangako. At kalaunan, after ng pangako niya na siya ay magtitimpi sa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na hindi ako ihahayag. After na sinabi niya, inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Diba? After na sinabi niya, inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko ihayag ang aking matinding kalungkutan bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. After na sinabi niya yun. Diba? Katulad dito nangyari kay Ayub alayhi salam. Sinabi ko si Ayub alayhi salam. Sinabi sa atin ng Allah na natagpuan niya siyang matiisin. Sinabi niya sumo, pinuri ng Allah si Ayub na siyang matiisin, kabilang sa mga matiisin. Okay? Kahit na sinabi ni Ayub alayhi salam na massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Massani ad-dur, ibig sabihin, nagpahayag siya ng, sabi niya, katiyakan, tinamaan ako ng matitinding pagdadalamhati. Tinamaan ako ng matitinding pagdadalamhati. Samantalang pinili mismo siya at natagpuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay kabila sa matitiisin. Tapos sabihin niya ngayon, no? Sabihin niya ngayon na ako ay tinamaan ng matitinding pagdadalamhati. At ikaw ang pinakamahabagin sa lahat ng mahabagin na kung kaya paginhawain mo ako mula rito. So ibig sabihin yung pagrereklamo niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkukontra o hindi kumukontra sa tinatawag na sabar. Okay? Hindi siya kumukontra. Ang kumukontra sa tinatawag na sabar ay yaong kukontrahin mo yung itinakda sa iyo at ipinagkalob sa'yo ng Allah at hindi mo tatanggapin yun. Magwawala ka kasi bakit? Bakit ka na nawala ng pera? Bakit ikaw yung sa libu-libu mga tao? Bakit ikaw yung ikaw yung inapi?
Ikaw yung inagrabyado sa dami-dami ng mga kriminal at saka sa dami-dami ng mga masasamang tao. Ang bait-bait mo sa kapwa mo. Di ba napaka-unfair ng buhay? Bakit ako pa? Huwag mo nang ipaano yan. Huwag mo namang ipa. Okay. At this, paalala sa atin yung paalala sa akin, mga kapatid, sa lahat ito na tao na lecture natin ito. Okay? So bakit tayo, subhanallah, at least hindi ko sinosyal media. Okay mga kapatid, no? So yun mga kapatid sa panampalatang Islam. So yun yung tao eh, no? Hindi naunawaan kumbaga, subhanallah. Kaya at ang salungat sa sabara ay ang pagrereklamo tungkol sa Allah, sabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah. Iyon ay ang pagrereklamo sa mga tao tungkol sa kung ano ang kanyang itinakda para sa kanya. Sabi, alam mo ba na ganito ganyan? Kapatid, kumusta na yung ano? Kumusta na kapatid? Alhamdulillah. Yun kasi, mudir kasi ganito, kasi mga ganyan. Wallah, hindi alhamdulillah yan. Hindi alhamdulillah. So, totoo lang, hindi alhamdulillah yan. Okay. Alhamdulillah, ala ko lihat. Tapos mo ng dugtungan, bro. Dudugtong ka pa eh. May mga dugtong pang ano eh. Patungkos sa mudir. Pinagbabawal, kumbaga, ay ang pagreklamo tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isa sa mga scholar ay nakakita ng isang tao, meron siyang kwento. Sabi niya, meron isang scholar na nakikita ng isang tao na nagreklamo sa iba tungkol sa kahirapan at pangangailangan. Okay, tungkol sa kahirapan at pangangailangan. At sinabi niya, sabi ng scholar na ito, nagreklamo ka ba tungkol sa nag-iisang nagpapakita sa iyo ng habag tungo sa isang hindi nagpapakita sa iyo ng habag? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Sabihin niya, sa halip na magreklamo sa iyo, sa halip na magreklamo ka doon sa Allah na nagpapakita sa iyo ng habag, doon ka nagreklamo sa isang tao na kagaya mo na hindi nagpapakita ng habag sa iyo. Subhanallah. Diba? May mga tao na plastic ba? Kaharap mo nakangiti. Diba? Kaharap mo, tapos kunyari na malungkot sila sa tinatawag na ano, sa sinapit sa iyo, ba't di pinsay nakangiti sa iyo? Kasi bakit failure? You're failure. Or you failed. Diba? Totoo yan, mga kapatid. O deep inside, sabi niya sa, buti nga sa'yo. Okay? Buti nangyari sa'yo. Ang sama-sama mo kasi, ang kuripot-kuripot mo. Mga ganun, hindi ka nagpapadala ng, alimbawa, tayo mga OFW. Diba? Pagkatapos may mga humihiling sa atin mula sa mga kilala natin, hindi natin kakilala. Tapos hindi tayo nagbigay kasi alam natin yung ating kondisyon. Salat tayo, maging tayo ay, sabi natin, nangangailangan ng tulong. Hindi nila maintindihan yun. Tapos nagkaroon ngayon, nagkakasakit ka ngayon. Tapos sabi sa'yo, nagkasakit ako bro, ganito ka na. Ah, ganun ba? Sana magumaling ka. Tapos deep inside, sabi niya, buti nga sa'yo, hindi ka namimigay. Di ba? Kaya mag-ingat tayo, di ba, sa pinagsasabihan natin ng mga daing natin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? Kung talagang siya ay concerned, wallah, ang Allah nakakalam ng mga puso ng bawat isa sa atin. O kung siya ay tinatawag na concern, o kung siya ba ay tinatawag na walang pakialam sa iyo. Kaya naman, as a Muslim, kinakailangan lahat ituon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi siya yung nagbibigay ng habag at nagpapadala ng tinatawag na awa sa kanyang mga nilikha. Okay? So huwag tayo magreklamo doon sa kapwa natin na hindi nagpapakita ng habag sa atin. Bagus tinutulaw, inihila pa tayo sa kung ano yung ikakasadlak natin sa tinatawag na kahirapan at pagdadalamhati. Kaya kapag dumating sa iyo ang isang sakuna, pagkatapos ay binanggit niya yung isang verso ng ulat, ng tula, ng scholar na ito, sinabi niya, kapag dumating sa iyo ang isang sakuna, tiisin mo ito ng may pagtatsaga. May pagtitimpi. Tulad ng isang taong may dignidad sapagkat ang Allah ang higit na nakakaalam sa iyong kalagayan. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung ikaw ay magreklamo sa anak ni Adan, ikaw ay nagreklamo lamang tungkol sa pinakamahabagin sa isang taong walang habag. Parang nagreklamo ka sa Allah, inireklamo mo ang Allah sa kanya. Yun yung punto dun eh. Diba? Pag nag-open ka ng mga problema mo sa kapwa mo at hindi mo inopen sa Allah subhanahu wa ta'ala, parang nire-report mo ang problema mo sa tao tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya ang iba, mga Muslim na hindi nag-iisip, agad-agad tulfo. Promise, ha? Agad-agad ay pinatulfo na agad. Di ba? Subhanallah. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito yung mga bagay na dapat nating matutunan. At dapat nating tinatawag na kinakailangan na isa katuparan upang sa ganun hindi tayo magkamali.
Kasi mali pala yun, no? Yung mga ganun ba tinatawag na gawain, akala natin okay. Kasi bakit? Ang iba kasi sa atin, mga kapatid, sa kanila, yung bang merong mapagbuhusan ba ng kanilang mga problema? Diba? Dahil parang nasusufukit sila kapag wala silang makausap tungkol sa kanilang mga problema. Diba? Kaya maghahanap sila ng tao na sabihin natin nakakausap. Diba? At doon idadain lahat ng mga hinanain niya sa buhay. Nasa halip sa Allah subhanahu wa ta'ala niya gawin yun. Diba? Bakit hindi na lamang ikaw kapag may problema ka, bakit hindi ka nalang magwudu? Pagkatapos magwudu ka, magsala ka, doon mo iyak yan sa sujud. Oh, doon mo yan. Doon, magtampisaw ka ng luha doon sa sujud. Habang hindi, daba, habang nireklamo yung mga problema mo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May no? Okay. Okay na tayo doon? Okay, mga kapatid. Okay. Kahit sinabi pa niya, mga kapatid, ang pagreklamo at daing ay may dalawang uri. Merong dalawang uri. Ang una ay ang pagdaing sa Allah. Pagdaing sa Allah. Ito ay hindi sa lungat sa sabar. So yung pagdaing sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sa lungat sa sabar. Ito yung tinatawag na mamduh. Kapuri-puri. Okay? Kanais-nais, katanggap-tanggap, at ito ay pagsamba. Malinaw? Ito ay hindi sa lungat sa sabar. Gaya ng sinabi ni Yaqub na innama ashku bathi wa huzni ilallah. Diba? Hindi ko ihahayag ang aking matinding kalungkutan bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na sinabi niya na fasabrun jamil. Siya mismo nagsabi noon, fasabrun jamil. Diba? Sabihin na, kung kaya ang pagtitiis na lamang ang siyang pinakaangkop sa akin. Diba? Pero ang sabi niya, innama ashku bathi ilallah. So yun yung tinatawag na pagdaing sa Allah na hindi sumasalungat sa saba. At sinabi ni Ayub na, masanya dur. Katiyakan tinamaan ako ng matinding pagdadalamhati, gayunpaman ay inalarawan siya ng Allah bilang isang matiisin. You know? Habang ang pinuno ng mga mananang mapagtimpi at matiisin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang tinatawag na dua, Allahumma inni ashku ilayka da'fa kuwati wa killati hilati. Alam natin kung gayong isa sa mga pinakamalaking frustration na nangyari kay Propeta sallam sa kanyang buhay, yung nangyari sa kanya sa Taif. Okay? Yung expectation niya na yung mga tao ay makikinig sa kanya, mga katribo niya, di ba? Mga kalahi niya na mga Arab, ang expect niya ay mayroong kahit man lang isa mayroong makinig sa kanyang paanyaya mula sa mga tribo na yaon, mga kapal sa panampalatang Islam. Pero anong nangyari? Baliktad, 360 degree. Okay? Anong ginawa ng mga tribo sa kanya? Alam natin yun, no? Pinagpupukol, pinagbabato mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda. Di mo, pinagbabato. Biro mo, magdadawa ka, pinagbabato ka. Subhanallah. Mangyari sa atin ngayon, papupulis kita, ipatutulfo kita. Di ba? Kukuyugin ka na mga kapatid natin, mga maranaw. Tayo dyan. Okay. Susubok kita sa mga asa kanila. Oh, walang personalan dito, ha? Okay. Malinaw? Subhanallah, mga kapatid. Pero ang propeta, mga salam, mga kapatid, wala. Malinaw, dahil sa tama ng bato sa kanya, biro mo, nagkabiyak-biyak na ang kanyang mukha, pati ang kanyang ngipin. Yung mga sahaba ay, pili siyang tinatawag na kinakover para sa ganun, hindi matamaan lalo. Tumama sa kanya yung tinatawag na mga bato. Diba? At doon, nagduang propeta, salam, Allahumma inni ashku ilaik, da'fa kuwati wa killati hilati. Diba? O Allah, sa iyo ako nagreklamo ng aking kahinaan, kaunting yaman at kababaan sa harap ng mga tao. You know? So yun, Sayyidul Anbiya alayhi salam ay ang kanyang reklamo at hinanahing ay itinuon niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pangalawang uri ay ang reklamo at daing, ito man ay lubusan o tahasan ng isang taong nahaharap sa kalamidad. Yun ang pangalawang uri. Ito yung mga reklamo at mga daing ng isang tao, ito man ay lubusan o tahasan, no, nahaharap sa tinatawag na kalamidad, yung mga pagsubok ng kamatayan, pagsubok ng pagkawala ng mahal sa buhay, kawala ng pera, kawala ng tinatawag na sabi natin, no, yung mga resources. Mahirap kaya yun, mga kapatid? Halimbawa, nawalan ka ng sahod, 6 months, wala kang sahod. Hindi kayo, mga kapatid, nang sabi nila din, nagtatrabaho, mashallah, tabarakallah. Diba? Pero hindi nila inalisan yon kasi ang nanais sila yung haram. No, mapalapit sila sa haram. Diba? Ang iba sa kanila, siyempre. Eh, hindi ito maaring magkakasamang umiral ng may pasensya at sa katunayan ay salungat ito sa tinatawag na sabar.
You know? Nagpapawalang bisa ito sa paniniwala sa kadar. Naniwala sa kadar, hindi mo tinanggap talaga. Of course, walang dunay mga kapatid. Yan ay gawain ng puso. Yung hindi pagtanggap sa kadar, unang-una yung gumagawa niya ng puso. At walang nakakaalam sa atin kung sino sa atin yung hindi tumatanggap ng kadar. Kasi may mga tao na pinapalabas lamang nila sa kanilang bibig. Yung pagreklamo, ika nga, but deep inside, tinatanggap nila yung kadar. Yan, kaya huwag natin hata, yung bang hatulan ng husgahan ng lubusan na siya ay tinatawag na kafir kasi hindi siya naniwala ng kadar. Okay? Dahil na unang-una gawain ng puso yung tinatawag na paniniwala sa kadar. You know? Kaya may pagkakaiba sa pagitan ng pagreklamo tungkol sa Allah, yun ay kanya mga pagtatakda at pagreklamo sa Allah. So, pagreklamo tungkol sa Allah, pangalawa, pagreklamo sa Allah. Okay? Ang pagkakaiba nun is, yung pagreklamo tungkol sa Allah, yun yung negatibo, positibo. Okay, negatibo. At yung pagreklamo sa Allah ay positibo. Okay? Si Asadi ay nagsabi sa kanyang tanataw na tafsir, Ash-shakwa ilallah la tunafi sabar wa innamal ladhi yunafihi ash-shakwa ilal makhlukin. Sabi niya, ang pagreklamo sa Allah ay hindi ito pinabubulaanan ang sabar. Hindi ito sinasalungat ang sabar. Sa halip, ang nagpapabulaan sa sabar ay ang pagreklamo sa ibang tao tungkol sa itinakda ng Allah para sa kanya. Yun yung tinatawag na kumukontra sa sabar. Okay? Kumukontra sa tinatawag na sabar. Kaya ang pagreklamo at pagdaing sa Allah, mga kapatid, ay nangangailangan na kapag ang isang tao ay natamaan ng isang bagay, dumatas sa kanya yung mga matitinding mga pagsubok o sinapit niya ang karapahamakan o di naman kayo nasumpungan niya ang kanyang sarili na talagang lubhang nangangailangan ng isang bagay, siya ay nagreklamo at dumadaing sa Allah lamang. No? Tinutugunan ang kanyang pangailangan sa kanya at umaasa sa Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanila mga pangailangan at reklamo. No? Nandun talaga yung pag-asa. Kasi hindi ka naman bibiguin ng... Wallahi, hindi tayo bibiguin ng Allah kung totoo tayo sa Allah. Totoo yan. Diba? Kaya nga mayroong isang sahaba na sabi niya, gusto ko na mamatay na shahid, na ang gusto ko sa pagkamatay sa aking shahid, yung tatagos yung pana sa aking puso tapos lalagpas papunta doon sa likod. Didiretso papunta sa likuran. Yan ang gusto. Yan eh. Sinabi niya yun sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng Propeta sa kanya? Kung totoo ka sa Allah, ang Allah ay magpapakatotoo sa'yo. Sabi, kung yun talaga yung layunin mo talaga, na ganun yung pagkamatay mo, deeply, heartedly, yun yung hinahangad mo sa buhay na mamatay kang martir na ganun ang pamamaraan, kung totoo ka sa Allah, ang Allah ay papatutuhanan niya. Kaya after that, mga kapatid, sumali siya sa isang maraka, sa isang gera. Nagpakita ng bravery, nagpakita ng matinding paglaban, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam. At yun nga, yung namatay siya doon sa maraka na yun, na yun ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kasi bakit? Okay? Totoo yung layunin mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? But, mayroong iskabilang kwento. Salungat naman sa kwento na yung isa. Isang kwento na, alam mo yun, dahil sa pagpapaano, magaling siya makikipaglaban. Diba? Sabi ng isang saba, siya yung mag-aani ng tinataw na katanyagan. Kasi magaling siya. Isang strike, sampu agad. Ganun katindi yung, ano, na yung tao na ito. Kaya sabi ng isang lalaki, ito na talaga yung ano, sabi natin, valor, kumbaga, kung tawagin sa mga labanan. Nung narinig ito ng salam, huwa finnar. Siya'y mapuntang impyerno ng apoy. Sabi, paano yung mangyari yun? Nasamantalang galing-galing makipaglaban, tapos impyerno pala siya. Of course, ang propeta nagsabi, wala siyang reklamo, wala siyang tinataw na opos doon. Inobserbahan ng sahaba na ito, kasi ang propeta nagsabi ng katotohanan. Tapos, habang nangyang labanan, natamaan siya ng ligaw na palaso. Dito natamaan. Hindi niya matanggap na siya ay natamaan. Kaya ang ginawa niya, tinudo niya ang kanyang tinataw na palaso, nagpakamatay siya. Kasi ayaw niya na mapahiya siya. Okay, kasi bakit? Kasi ang kanyang pakikipaglaban pala, dahil lamang sa tinataw na kagitingan, dahil lamang sa kasikatan, dahil lamang nasabi ng tao na napakatapang niya at wala siyang tinatatakutan. Hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya yung intention ng tao ay delikado, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. You know? Kaya, bilang isang Muslim, ito ay isang payo ko sa atin, sa atin, sa atin lahat. Hindi tayo pababayaan ng Allah. Hindi ka bibiguin ng Allah kung tayo totoo sa Kanya. No?
kung tayo ay tinatawag na totoo sa kanyang makapal sa pananampalataya ng Islam. Kaya sa gayon ay naalala niya ang kanyang Panginoon, tumawag siya sa kanya, nagsusumamo sa kanya, nagsisisi at mumabaling sa kanya, at naghahangad na mapalapit sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang gawain ng pagsamba, dahil ito ay bahagi ng ganap na pagkaalipin at pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay mga kapatid, I think napasarap tayo ng ano? Okay, I think let's go mga kapatid. Maraming salamat dahil ang iftar po ay dyan sa itong floor na ito. Inshallah. At yung mga kababaihan po, nandiyan, nakalatag na po yung iftar ninyo. Maraming salamat. Susunod inshallah, wala tayong oras. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.